Alright, so welcome back to our channel, Sips Peters TV. At ngayon, mayroon naman akong ibahagi sa inyo na i-modify ko itong linya dahil ayon sa aking senior officer, ayaw niyang ipadaan ito doon sa Bell's primary tank. Dahil ang dumadaloy sa linya na ito ay mayroong halong langis. Ito ay galing sa main air compressor. Pag nag-drain yung main air compressor, dito dumadaan. So ngayon, ayaw nilang idaan ito papuntang primary build tank dahil malangis ang dumadaan ito. So ngayon, ibablayan ko dito sa plants at gagawa ako ng linya at itatap ko yan dito ay papuntang sludge tank. So ang gagawin ko nito, dito ko i-welding at lalagyan ko ng barbula para pag nag automatic drain yung compressor ay hindi siya maglalabas dito sa panel gawa nung mayroon siyang tinataglay na pressure na 25 to 30 bars. So kailangan natin ang barbula dito upang hindi siya lumalabas dito sa panel pag ito ay nag-automatic drain. So ang purpose nito na ginawan ko ng linya dahil alam mo naman ngayon sa panahon ngayon ay mahigpit sa pag-overboard ng mga langis. Sa bagay, mayroon kaming oil water separator dito. Ay nag-separate sa oil and water pero para hindi mahirapan ang masina yan, kailangan natin itong oil na to ay dadalhin natin direct doon mismo sa oily water bilge tank. Dahil doon sa oily water bilge tank, sinasuction ito at discharge doon sa evaporation tank. Yung evaporation tank na yon ay doon pina-evaporate yung mga tubig at maiiwan yung langis at yung langis na yon ay dadalhin naman doon sa incinerator service tank upang sunugin. Ay gagawin ko na ito at dito ko itatap yung isang tubo at ibablayan ko doon sa mismong plants na yon para hindi na siya makapasok doon sa permeable tank. Ngayon ang tubo na yan dito yan dadaan. Yan. Dito ko ilalagay, maglalagay pa ako ng isang barbula diyan na bull valve para hindi siya lalabas pag nag-drain sa panel. Kasi kung hindi ko lagyan ng ano yan, dito lalabas yung langis, baka magkalat dito. So kailangan natin ng barbula para hindi na magkakalat yung langis. Diyan natin ilalagay, dito banda. So ngayon at mag susukat na ako at gagawin ko ito sa workshop yung mga ikakabit ko na tubo at pagkatapos ko nang makumpleto babaklasin ko ito at i-welding ko na yung bagong tubo na ikakabit ko dyan. So ituturo ko sa inyo kung paano ito gagawin dahil ito yung dalawang portion na tubo e pagdikitin mo. Wala itong pattern na to. Ang gagawin lang dito ay ko muna ay itong ikukuni ko doon sa bandang itaas. So kailangan nating lagyan ng T-branch. So kailangan nating ukaan upang itong ilalagay natin na attachment doon sa taas na tubo ay mag-fit siya. At kamukha nung sinasabi ko sa mga una kong video, pag gumagamit kayo dito sa grinder ay kailangan mayroon kang complete PPE. Kamukha nung mayroon akong face shield. Kailangan yan dahil nakikita nyo naman kung paano tumatalsik yung mga ano ng grinder, spark ng grinder. So pag ito tumama sa ating mata ay
medyo mahirap pa alisin at maaari pang mabubulag tayo. Kaya safety first tayo gan. So ipakita ko sa inyo itong bato na ginagamit ko. Ito yung cut off resinoid na mayroon siyang thickness na 1 mm. Yan. Ay napakagandang gamitin ito sa pagka-cut ng mga tubo. So ang kailangan lang dito ay ang dubling pag-iingat dahil manipis ito at ito'y madaling mabasag. Once nga mabasag to yung mga parts na nabasag at tumatalsik sa ating katawan ay magkakaroon ng sugat. So ito na ngayon pagkatapos kong na-grind at naukaan ko na, ito na yung purma. So ang tubo ganito dyan sa taas, yan ang i-attach doon sa taas. So ito na ngayon na ukaan ko na. So pagkatapos nito ay mag-umpisa na ako mag-welding. Yan it. Popoluit ko muna tong elbow at saka yung sa plan sa dulo. At ngayon sa plan sa naman ako ang magpopoluit. Ang ginagamit ko dito ng welding rod ay 7018 2.5 ang thickness sa welding rod. So ulitin ko, ang ginagamit ko na welding rod dito ay LH7018 na may thickness na 2.5 mm. So bali tatlong pasada ito, first pass, second pass at saka capping. Dahil mayroon siyang pressure na dumadaloy dito, nasa mga 25 to 30 bars. So kailangan natin ng medyo matibay-tibay na pagka-welding upang hindi siya mag-leaking. So papakita ko sa inyo kung ano ang ginagamit ko na welding rod. At ito yung ginagamit ko. Ipo-focus ko diyan sa inyo. Yan. Yan ang LH welding rod na 7018. So pagkatapos kong na-welding at natapos na yung pag-welding natin dito sa plants, so i-coconnect na natin ito doon sa mismong pang-itaas, di kamukha nito. Dito ang kailangan dito ay kailangan i-eskulado. Eskulado yung patayo nung nasa taas na may 90 degrees. Kailangan nasa eskulado siya. Kasi kung hindi mo i-eskwala to ay lumayo ka dun sa baba na pagkakabitan mo. Kailangan laging 90 degrees, eskulado. Yan. Yan ang susundin mo. Dahil kung hindi mo susundin ang pag-i-eskwala, maaring lumayo ka dun sa may pagdugtungan mo. Kailangan lahat ng moves mo dyan ay eskulado. Kasi wala itong pattern na to. Once nga magkamali ka dito, kahit mga 1 inch na hindi napapasok yung buta sa plants, yung tornilyo ay hindi napapasok dun sa plants pag nagkamali ka. Kailangan lahat ng moves mo dyan ay eskwalado palagi. So ang pag-welding nito ay ganun din, tatlong pasada din, first pass, second pass at saka capping. Dahil kamukha nung sinasabi ko na ang dumadaloy na pressure nito ay mayroon siyang 25 bars to 30 bars. So kailangan nating tibayan ng pag-welding at pagkatapos ng pag-welding ay i-pressurize natin ito. Kumbaga i-pressure test upang malaman natin kung nasa kalidad ng ating paggagawa. Dahil once nga mag-leaking ito ay mahirap na itong babaklasin. Mahirap yung mag-kabit-baklas, kabit-baklas. So
habang nandito pa sa workshop, kailangan nating i-pressure test ito. So at pagkatapos kong nagawa yung isa, ito na naman yung gagawin ko, itong dito sa bandang baba. Ay ginawa ko na yung branch dito at nilagyan ko pa yung plants para diyan ang lugtungan. Kasi bawal man ang mag-welding doon. So dito lang sa workshop gagawin. So kailangan natin ng plants para detachable siya. So at nakikita nyo yan, nilalagyan ko na siya ng barbula upang hindi makalabas ang pressure doon sa dalawang panel sa taas. At pagkatapos nito, at i-pressure test ko rin ito upang lahat ng ginagawa natin ay manakakasiguro tayo. At ngayon, nilagyan ko na siyang hangin. At upang malaman ko kung may leaking, ay gumagamit ako ng sabon. Malalaman yan pag may leaking ay bumubula siya. So ngayon sa pagtitis ko, wala pa namang siyang leaking. At pagkatapos nitong pag-pressure test ko, natapos na at ikakabit ko na ito. Ayan, nakikita niyo yan na nilagyan ko na siya ng barbula na bull bulb. Tapos may branch siya na mayroong plants. At ngayon, kakatapos lang na ikabit. Ito na yung makikita nyo. Yan. Ito na yung purma ngayon. Ito yung banda sa baba. At ito naman yung bandang nasa taas. Ayan. So nakikita nyo, wala tayong problema dito. Lahat ay tumatama. Pati yung connection sa baba ay lahat na tumatama. Ayan. Pati may barbula akong nilagay, tsaka yung nagbo-branch ako. So ibabalik na natin itong mga U-bolt na pinagtatanggal natin upang mapipinturahan na. Kasi tapos na tayo dito. Kailangan nating pinturahan. So ayan ang inishare ko sa inyo kung paano ko ginawa ito. Na hindi na kailangan ng pattern. Sukat lang na may kasamang eskolado. Kung nahirapan kayo dito bandan sa baba, kung hindi nyo kabisado ang mga degrees dyan, pwede kayo maglagay dyan ng rotable plants para just in case na hindi man siya tumatama sa butas ay kaya mong ikutin yung plants upang mag-coincide yung mga butas sa bulto sa tornilyo. Ayan. Nilagyan ko siya ng blind or blank dito sa may plants upang hindi na siya makapasok dito sa primary builds tank. At dito na ngayon ang posisyon niya at natapos ko na. Yan, ito dito, papuntang ano yan. Papuntang sludge tank. Ayan na. Natapos na at napinturahan na. At marami pong salamat kung mayroon kayong nakbuka dito sa paraan kung paano ko ginawa ito. Ayan, natapos ko na at napinturahan na at nag-operasyon na ngayon yan. Umaandar na yung compressor. At tinapos ko lang ito ng isang araw dahil ang compressor